Guys, no, bibigyan ko lang ng reaction, guys, no. Etong letter ni Waping or Alice Go, at wala siyang representative ni ano pa ni Hoy ni Ay, no. Wala siyang inisnab nila ang Senate, no. Parang binastos din nila ngayon. Hindi man lang siya nagpadala ng representative niya, no. So, tignan natin, ano, pakinggan natin yung letter niya. At ano po yung grounds ni Alice Go for not attending the hearing? Well, sa kanyang sulat, Comsec. Yes, and I read, this is the letter of explanation of Mayor Go. On 21 June 2024, I received an invitation to public hearing dated 20 June 2024 from this honorable committee, inviting my presence as a resource person to the aforesaid public hearing scheduled on 26 June 2024 at 10 o'clock in the morning. Okay. Regrettably, I would like to most respectfully inform this honorable committee that I cannot attend and participate in the said hearing because I personally believe that I am not fit to appear as one of the resource person to the said inquiry. Truth be told, my exposure to prolonged stress and high Teka muna. Ikaw nga ang nakalagay dyan eh. Paano hindi ikaw ang resource dyan? Investigation nga yan, sentra sa'yo. Diba? Talagang ikaw ang pinaka-highlight ng investigation na yan, ano? So, pakinggan natin. Level of anxiety. Yun. Yun sinasabi ko. Mukhang may kasalanan yata ako dahil sabi ko, malamang hindi umatin ito. Sasabihin niya, depressed siya, anxiety siya, may anxiety, may depression siya, ganon, nape-pressure siya, mental health problem, ganon. Sinabi ko nga yan, baka hindi nga umatin. Mukhang yun ang ginamit na depensa eh. June 2024 from this honorable committee inviting my presence as a resource person to the aforesaid public hearing scheduled on 26 June 2024 at 10 o'clock in the morning. Regrettably, I would like to most respectfully inform this honorable committee that I cannot attend and participate in the said hearing because I personally believe that I am not fit to appear as one of the resource person to the said inquiry. Nako ha, pero nung una, ang yabang mo. Panay ang attend mo eh. Kung tignan mo nga yung mga senador, ang galing mo eh. Diba? Pinaikot-ikot mo nga yung mga senador eh. Tapos ngayon, nung nabukelya ka na, diba? Nung nalaman na yung katotohong identity, ang dami ng ebidensya laban sa'yo. Hindi ka na pwede. Diba? Galing ang galing. Truth be told, my exposure to prolonged stress and high level of anxiety owing to the concerning and malicious accusations. Kung wala ka namang kasalanan eh, malicious accusation lang naman yun eh, bakit papapekto? Di tawanan mo lang, wala akong katotohanan niya, di sana matawa-tawa ka lang. Diba? Kaya ka na-stress dahil bustado ka, bukelya ka. Diba? Pero kung wala ka namang kasalanan, ano naman ikakatakot mo? Kung wala ka namang kasalanan, ginagawa kasalanan, 'di ba? Wala problema. Gusto mo diyan pa ako matulog sa Senado, eh. Wala mang kasalanan eh. 'Di ba? So, kung wala ka namang kasalanan, no, mapipiga sa iyo, 'di ba? Kaya ka na ayaw mo matin kasi bukelya ka na. Shown against me. Have adversely affected and caused serious impact on my physical and mental health. Kaya may physical and mental health kasi nga hindi ka nakalusot. Nakuha yung mga ebidensya laban sa iyo. At na-provide namin yung sa mga kamag-anak mo lang doon eh, Waping eh. Maaring yun ang secret weapon ngayon eh. Sa investigation na to, hindi lang binabanggit niya, pero tingin ko, yun ang isa yun sa itatanong sa'yo. Kasi hindi pwedeng i-ano yun, ang daming nakakalam na Waping ka eh. So, alam mo na tingin ko, in-advise ito ng ano niya kasi alam, hindi siya pwede magsinungaling, perjury. Mape-perjury na siya tapos talagang iaano na siya. Iko-contempt of court siya. Pero mako-contempt of court pa rin siya. Why? Kasi hindi siya umaattend eh. So, sasampina na yan. Dapat isama yung abogado eh. We're all the mayor believes she is not fit to be a resource person. But the committee obviously believes she is fit to be a resource person. Kaya natin inimbita siya ulit. Please proceed, Comsec. With all due respect, as you may already know, I am placed under preventive suspension for 6 months by the Office of the Ombudsman. Kaya nga eh.
yun, ito nga yung venue, di ba? Nagpunta ka nga ng Malacanang, di ba? Ano purpose ng Malacanang mo? Di ba? Ano yung purpose ng Malacanang? Ang purpose ng Malacanang, dahil magagaling yung abogado mo, may madalang mga pulyetos, ang dami ang kakapal ng papel. Di ba? Para ipakit sa mga wala kasalanan, ito ay pinakamagandang venue eh. Para ilabas niyo yung mga ebidensya niyo na wala kang kasalanan. Oh. Maano ka ba sa Malacanang, ano magagawa ng Malacanang? Wala. Bakit? Hindi naman korte ang Malacanang. Paano anong paano nila yung mga ebidensya na dadalhin niyo doon? 'Di ba ano gagawin ng Malacanang? Tatapon lang sa basurahan 'yon. Dahil hindi naman judge 'yon. Ito ang committee, dapat dito mo ilabas yung mga ano niyo. Pumunta kayo ng Malacanang, hiyabang ng mga abogado niyo eh. Confident kayo. Tapos kayo hindi ka makapunta rito sa Senate hearing. Anong klase yun? Oh. The administrative charges filed against me are pending. Worse. Kaya ka nga dapat pumunta sa Senate hearing para ipaliwanag mo na dapat ilip yan kasi wala kang kasalanan. Diba? Kasi ang dami ng ebidensya laban sa'yo. Hindi mo na kaya magsinungaling. Actually, pinakancel na nga hindi ka na pwedeng lumabas ng bansa, hold departure ka na, tapos kansilado na yung birth certificate mo, automatic yan, pati passport mo kansilado na rin. Our motion for reconsideration with motion to lift preventive suspension dated 10 June 2024 was denied and in an order dated 18 June 2024. Second, several letters of authority were served to me and to my other legitimate businesses as the Bureau of Internal Revenue commenced their assessment. Third, the Presidential Anti-Organized Crime Commission has openly filed a criminal complaint against me, charging me with a non-bailable offense of qualified human trafficking. More important... Uh-huh. At yan ay life sentence ka dyan, kapatid. Bakit ano, natakot ka? Wala ka namang kasalanan eh. Di ba? Kahit ba tambak ang kanilang kaso eh. Bakit si Francis Leo Marcos? Punan po, sumama siya. Hinarap niya. Kahit malalaki yung kalaban, nakalaya naman din siya. Wala siyang kasalanan eh. I've been exposed to public ridicule, humiliation and hated for several months now, tarnishing my public image, character and reputation. Ay, gano'n kayo, pinake mo yung birth certificate mo, tapos nagkandidato ka pa, tapos naghinungaling ka. Naturalmente, ikaw ang nagawa ng katarantaduan sa buhay mo. Tapos ngayon, ayaw mong harapin yung ginawa mong katarantaduan. Ano klaseng tao ka? Kapal na mukha mo naman din. Unfortunately, I have already been prejudged guilty. Hindi yung prejudge. Hindi mo nga mapatunayan yung nanay mo eh. Binigyan ka naman ng pagkakataon eh. Binigyan ka ng venue. Yan nga yung Senate. Para patunayan mong Pinoy ka. Hindi mo lang hinanap ng nanay mo. Hindi ka rin hinanap ng nanay mo. Sino naman maniniwala sa yung tanga nun? Mga Pinoy, hindi pagka mayor ka at anak ka, lahat ng kamag-anak nun, manghihingi na sa'yo. Mga tiyuhin mo, ganito sa Pilipinas. Hindi to China, Philippines to. Diba? Lahat na alam dito, sasabihin ng nanay mo na may anak siya sa Lial. Ang pangalan, ganito. Hindi to fake eh. Obviously, fake talaga. Ang daming pag-isinungaling, pinake nyo yung birth certificate mo. So, sino may kasalanan nung kami? Kami? 'Di ba? Reaction na lang 'yung mga tao sa kasinungalingan mo. Kung anong tinanim mo, 'yun ang aaniin mo, naturalmente 'yun. Public despite the absence of any finding by the court of law and proper tribunals. In view of the foregoing, please accept my most sincere apologies for my absence and for any inconvenience this may have caused the committee. I would like to emphasize that I have no ill will or slightest intent to disrespect, disregard, or disobey this. Dinisregard mo na nga eh. Kaya kailangan dyan, ipapasabpina ka na ng korte. Hindi ka tumatalima eh. Honorable Committee from Ms. Alice Cole. Thank you, Corporal. Yan ano.
So yan lang po muna at maraming salamat. At ngayon yung mga development, ano, kansilado na yung kanyang birth certificate automatically, pati passport. Ganun po yan, dahil ang basis lang naman ng passport niya, yung birth certificate niya, kinansila ng ano, ng PSA. So, at marami pa, no, mamaya, ano rin natin, abangan nyo pa yung mga development, kasi patuloy pa to eh, live pa to, at continuous to eh. So, yun yung mga development, na marami pa tayo, ano, nila natin, papachi-pachi natin kasi mahaba. Yula po muna at maraming salamat. Kung may pagkakataon kayo, paki-like and share na lang po. Salamat po na marami.